let's begin an introduction to programming. So, click ko lang. So, inside introduction to programming, nandun yung mga sections na gagawin niya. So, definition of terms, what is binary, counting in binary, why do computer use binary? Now, dito sa definition of terms, okay, these are extracted to this book. Okay, yung pinakita kong link kanina sa inyo. So, this is the title of the book. Punta tayo sa cover. Okay. An Introduction to Programming with C++. So, the author is Diane Sack. So, siya yung author nung gagamitin natin na book. Okay. The link is also provided dun sa group natin. So, just click the link para ma-download nyo. Okay. So, the content na pinagkuhanan ko na i-discuss ko is sa lesson 1. So, these are all will be discussed siguro hanggang dito lang sa programming language, hanggang page 4 lang. Hindi na ako umabot ng control structure. Siguro later na lang yung control structure, balikan na lang natin. Or, I could just give you assignment para dun sa control structure. If we have enough time at saka kaya pa naman ng memory nyo, pwede naman natin i-tackle today. Okay? So, let's start. So, the first word is programming. Okay? First word is programming. So, it defines that programming is giving a mechanism the direction to accomplish a task. So, pag sinabi mo palang programming, okay, you give direction to the mechanism. So, pag sinabi nating mechanism, that is a machine. You're giving instructions to a machine. Okay? So, that is a programming. So, what is that? Ano yung directions na binibigay mo? So, this direction, the mechanism must be do something that can accomplish task. So, the instruction is parang inuutusan mo siya na makatapos siya ng isang task, ng isang trabaho. So, meaning to say, ganun pala ang mag-program. So, ang pagpa-program pala, ang programming pala is nagbibigay ka ng direction. Or in other words, you're giving instructions. Sabi nga, kung magaling ka daw, mahusay ka daw, mag-utos ng utos. Sino ba dito yung estudyante na mahilig mag-utos ng mag-utos? Yun, maaring maging magaling na programmer. So, si Escal siguro, panay-utos lang nito. So, kung panay-utos lang ni Escal, pag naibigay lang ng direction doon sa bahay nila, malamang baka maging programmer, maging magaling na programmer. So, the direction or the instruction must accomplish a task. So, yung instructions na ginagawa mo, kailangan may magawa ito na task. May isang useful function that can accomplish task. So, ganun ang programming. Nagbibigay ka lang ng direction. So, sino ba dito yung mahilig magbigay ng direction o magbigay ng instruction? So, those are people na medyo merong possibility na maging magaling sa programming. Okay? Like for example, may isang tao na naliligaw, hindi alam yung pupuntahan nila. Nagtanong kay Roman, Roman, paano ba makauwi sa ganito? Then si Roman, binigay siya ng direction, lalong naguluhan yung tao. Hindi na naintindihan kung paano yung gagawin. Pero nagtanong kay John Paul. Nung nagtanong kay John Paul, simply lang binigay niya ng instructions na kuha at yung tao nakauwi ng maayos. So, ibig sabihin, mas maganda yung binigay niyang direction, maliwanag, at nagawa ng tao yung dapat niyang gawin. Kumbaga, yung dapat niyang puntahan. So, the instructions, nakapunta siya do sa directions na binigay ni John Paul. So, sabi pala, yun daw is parang programming. Pero dito, we're giving direction to a mechanism. Okay? To a mechanism. So, that is programming. When we say computer program, okay? Pag sinabi mong computer program, direction given to a computer. So, meaning to say, sino ang gumawa ng computer program? Okay? So, the people who writes program are what we call programmer. So, si programmer pala ang
nagsusulat ng computer program. So, si programmer ang gumagawa ng computer program. Eh, ano itong computer program? Itong computer program, ito yung directions na binibigay mo to a mechanism para makapag-accomplish siya ng task. So, when that happened, pag yung tao na yon is nagbigay na yung direction, so pagbibigay niya ng direction, nakagawa siya ng isang computer program, ang process na tawag doon is programming. Sino ang gumawa ng program? The programmer. Ano ginawa ng programmer? Computer program. Ano ninad sa computer program? Direction. Direction na ano? To accomplish things ng isang mechanism. Nakuha. Now, a computer programmer cannot write a program without using any programming language. Ibig sabihin, kailangan niya ng programming language in order for the programmer to create a program. Okay? Now, what is a programming language? Okay? Programmers use a variety of special language to communicate with computer. So, meaning to say, programming language is a language to communicate with a computer. So, you need a language in order for you to communicate to a computer. Nakuha ba yun? Nakuha. Now, let me ask Adrian. Adrian, aside from English and Tagalog, what are the other language you can speak? Adrian, meron ka ba bang ibang alam na language aside sa English and Tagalog or Filipino? Ano, sir? Japanese, konti lang. Japanese. Now, pwede bang sabihan mo ng Japanese word si Eskal? Tingnan natin kung makakapag-response. Yamate! Eskal, alam mo yung sinabi ni Adrian? Paki-translate nga. Hindi. Ha? Hindi po. Hindi mo maintindihan kung ano sinabi ni, ano? Gusto mo pa ulit ko? Baka hindi mo lang narinig. Adrian, ulitin mo nga. Baka hindi lang narinig ni Eskal eh. Yamete. Para tuwa-tuwa si Roman. Roman, could you please... Alam ni Roman. Roman, could you please translate to me what is the word that Adrian said to Eskal? Sige, Roman. Could you please translate it to me? Ano, sir? Ano? Stop po. Stop po, stop, sir. Ah, stop. Yung sinasabi ni Adrian, stop. Ha? Opo, sir. Parang alam ko yung napapanood nyo na no? May stop. Sir, narinig ko lang yan. Okay. So, Adrian, tama ba yung sinabi ni Roman na stop daw? Opo. Okay. Now, and at this example, si Eskal, hindi niya naintindihan yung sinabi mo. Okay? Kasi you are using different language. Okay, si Adrian using different language, Eskal hindi naintindihan. But si Roman naintindihan. So, a computer language, kailangan ang computer maintindihan niya yung language na ginagamit mo. Okay? Now, tayo, ang alam lang natin na language is Tagalog and English. Pero si Adrian, merong talent, may alam na Japanese. Hindi ngayon naintindihan ni Eskal. Nakuha? So, ibig sabihin, in order for you to talk to a computer, you should know their language. And that language is what we call programming language. So, if you know a programming language, you can give direction to accomplish task to a mechanism. Nakukuha? Pwede ka nang magbigay ng order, ng direction to a mechanism to accomplish a task. Okay? So, all we need to have is a computer language in order for us to be called a programmer. So, programmer can now write program in a language that computer understand. Nakuha? Nakuha ba? So, umiikot-ikot lang tayo doon sa apat na words. Okay? Now, what is coding? When you say coding, the process of translating the solution. Paano yun? Sir, ano yung process of translating the solution? Ito ba yung math? Parang ito ba yung math na sinasabing mo solution? No. Like for example, Harold, can you give me a problem? Problem. Okay, can you give me a problem? Ano para pong problem, sir? Anything. Give me a problem.
Gusto mo, love life mo. Pati kung may problema ka sa love life, baka ma-advise. Sa utang, sir. Utang, okay. Give me one problem, sige. Ayun, sir. Malaki utang. Bayad sa bill. Malaki yung utang. So, paano kaya natin susolusyonan yung problema ni Harold? Anyone? Sa trabaho, paano natin susumahin yung problema ni Harold? Maghanap ng bakla. Maghanap ng source of income. Maghanap ng source of income. Which is yung, ano, sino yung nag-response kanina? Wala ako doon sa ano eh. Roman. Ah, kitang-kita. Si Roman po. Si Roman. Roman, ano yung ba yung sikreto mo? Hindi, sir. Nagbibiro lang po ako, sir. Okay. Libre pa kalbo. Okay. So, we have a problem. Ang tanong, meron ba tayong solution doon sa problema ni Harold? Ang sabi ni Roman, maghanap daw ng source. Maghanap ng source na Becky. Okay, para ma-solve ang problem. Okay, that is a set or that is a example na meron tayong solution. Okay? Pero dito, sa pagsinabing coding, the process of translating the solution. Like for example, sir, pwede bang automatic kunyari dito sa LMS, sasabihin, sir, pwede bang lahat ng mga email address dito ma-email natin? Isa lang i-click ko. So that is the problem. Now, what is the process? Ma-send yung lahat ng email address na naka-save dito sa LMS, gusto ko magkaroon, ma-sendan sila ng email. Okay, that is the problem. So the process, ma-sendan sila ng email lahat ng mga email address na nandito sa LMS. Now, gagawa ka ngayon ng solution. That solution that you're going to create is created under using a programming language. Okay? Using a programming language, gagawa ka ngayon ng computer program that can answer the solution. So this program can give direction to accomplish task to a mechanism which is the computer. So yun yung coding. Kaya sinabi the process of translating solution. So ibig sabihin, pag nagco-coding ka, sinusuma mo yung problema or gumagawa ka ng isang task that can answer the problem and present a solution. Kaya pag kunyari, meron akong binigay na problema sa inyo, usually I will always give you a problem. And what will you do? You're going to code. You're going to process of, you're going to undergo a process of translating the solution. So that is coding. Nakuha. Now, the problem is, sabi nga natin, kailangan meron kang programming language. Bakit nga ba kailangan ng programming language? Kasi, kaya mo kailangan ng programming language kasi si computer, ang naiintindihan lang niya is what we call the machine language. Ang machine language, ang naiintindihan lang niyan is zeros and one. Okay, zeros and one. So, kailangan mo ng programming language in order for you to communicate with a computer kasi si computer ay naiintindihan niya is a machine language. Sir, direkta na ba sa isang machine language maintindihan yung programming language na gagamitin ko? Definitely hindi pa. Hindi pa. May process pa na i-undergo kasi si machine language ang naiintindihan lang niya is zeros and one. Now, what are the different programming language? Papasok na tayo sa ano yung mga iba-ibang programming language. So, first, ang kailangan nating malaman, ano ba ang language ng isang computer? Dahil machine siya, ang language na ginagamit niya is machine language. Only zeros and one ang kaya niyang intindihing instruction. Bakit zeros and one? Dahil machine siya, ang naiintindihan lang niya, parang ilaw yan eh. Dalawa lang ang state ng ilaw. So, sige nga, sino ang makapagbibigay sa akin ng state ng ilaw? Status na isang ilaw? Si Miko. Dalawa lang ang state ng ilaw. On and off, sir. On and off. Very good. So, machine language, kasi machine siya, on and off lang siya. Off is zero, one is on. Yun lang mo siya pwedeng kausapin kasi machine siya. So, ganun lang niya naiintindihan. So, ang computer, ganun lang siya mag-isip. Now, unang language na na-create is what we call assembly language. Assembly language ang una. So, ito na yung mga programming languages na na-create.
una, ang na-create na language is assembly language. So, assembly language, remember, para makapag-program ka, kailangan matuto ka mag zeros and one in machine language. Pero nung dumating si assembly, it simplifies the programmer's job by allowing the programmer to use mnemonic in place of zeros one to create a program. So, in order for you to create a program, hindi ka na magsi-zeros and one. Meron na tinatawag na mnemonic na way. Ano yung mnemonic? A mnemonic is alphabetic abbreviation for instructions. Kumbaga, mga letter lang to. Kunyari, sinabi mo, AA1, okay, or BB6. So, this is can help you program a computer. Kumbaga, nakapaggagawa ka ng computer, ng program. Kaso, alphabetic abbreviation lang siya. Kumbaga, yung AA1, meron niyang meaning para gawin niya. Pero hindi ka na magsusulat from zeros and one. Kaya medyo dumali ang papaprogram nung nagkaroon ng assembly language. Okay? Pero hindi pa rin naiintindihan ng computer yung assembly language. Nakapaggagawa ka pa lang ng program pero hindi pa rin niya naiintindihan. Para maintindihan niya, kailangan mag-convert mo muna yung assembly language mo to machine language kasi nga zeros and one lang ang alam ng computer. So, yung code na ginawa mo created under assembly language must be first converted to machine language. Sir, may conversion pa pala nangyayari. Nakapag-code ka na sa assembly, i-convert mo pa to machine language. Yes. And you are using a program named assembler. So, in order for the assembly language to be understood by the computer, you use a converter which is assembler. So, si assembler converts the assembly instruction into machine language. So, yung assembly instructions mo, magiging machine code na siya, kaya magiging zeros and one na yung mga sinulat mo. Na itong zeros and one na to, yung assembly language mo, maiintindihan na instruction. Bakit? Kasi gumamit ka na assembler to convert it to a machine language wherein computer can understand. Pero, mahirap pa rin kasi assembly language yan. Ang tatandaan mo dyan is mga letters na AA1, BB6, ganun natatandaan mo na merong certain function na gagawin ng computer. I-memorize mo pa. Kaya ngayon, medyo mahirap pa siya kung assembly language ang gagamitin mo. Kaya ngayon, nag-isip pa rin nag-evolve pa rin ang mga languages na pwedeng gamitin in order for us to create a program. So, the last is yung kumbaga yung medyo ginagamit na natin ngayon na may pagka-English-like, ang tawag doon is high-level language. So, from assembler, assembly language, bumaba tayo sa high-level language. Itong high-level language, marami ng programmer ang gumagamit nito kasi limited lang ang nakakaalam ng assembler. And even now, nagtuturo pa rin naman ng assembler pero ayaw na nila kasi nga mahirap intindihin. Now, nung lumabas ang high-level language, kasi it resembles the English language. Kumbaga, meron na siyang hawig to English language. So, kung familiar kayo, kung nakapag-JavaScript na iba dyan, nakapag-HTML na iba dyan, di ba parang English-like na siya? Parang language na siya sa English na nababasa mo na kung ano yung function na ginagawa mo. Kaya ngayon, ang pagpo-program is napakadali na para ka lang nag-aaral ng English language. So that is high-level language. Now, the problem is, pag nag-program ka using high-level language, maiintindihan ba ito ng computer agad? Escal, maiintindihan ba siya kagad? Yung high-level language? Apo. Maintindihan ng computer agad? Ay, hindi po. Bakit? Ano ano naiintindihan ng computer? The language. Ano naiintindihan ng computer? Sige, Gino. Gino Andre, Evangelista. Ano ang naiintindihan ng language ng computer? Assembly language. Assembly language?
Yung naiintindihan ng computer. Naiintindihan ng machine. Okay, I will get back to you. Mark. Mark. Merong Mark na pumasok dito sa ano natin. Yes, sir. Yes. Bago po yan. What is the language understood by a computer? Meron bang computer language yan, sir? Wala tayong computer language na kalagay dito. Oh, sige, Miko. Wala ba? Sige, Miko. Zero and one po. Zeros and one, which is the machine language. Okay? Ang naiintindihan lang ng computer is zeros and one. Ang tawag doon is machine language. Ngayon, as a programmer, ang ginagamit natin, it's either we're using assembly language or high-level language. Ang assembly language, medyo mahirap aralin kasi meron siyang mnemonics. Mnemonics lang siya, code lang siya. Kumbaga, letter lang siya na nakapagsiset ka ng program. Ngayon, ang medyo madali, ang ginagamit natin ngayon is high-level language. This high-level language, may pagka-English-like siya. Now, ang question ko ulit kanina, ang high-level language ba naiintindihan ng computer? Sige, JP. Ang high-level language ba is naiintindihan ng computer? Naiintindihan naman, sir. Sa tingin ko lang po. Naiintindihan. Opo. Ang assembly language, okay, ang assembly language ba, kanina sa discussion ko, ang assembly language ba naiintindihan ng computer? Jan Paul, sige, tuloy mo. Ang assembly language yung assembly, ba? Sir? Yes? Yung assembly po ba? Yes, naiintindihan ba siya ng computer, yung assembly? Hindi, code lang po yun, sir. Yes, bakit hindi siya naiintindihan? Ano kailangan para maintindihan ang assembly language? Ano ginagamit natin? Letters, sir. No, ano ginagamit natin? In order for the letters, yung mga letters na mnemonic, maintindihan ng computer. Meron tayong ginagamit na program para maintindihan. Assembler. Assembler. So, meron tayong isang program na ginagamit in order to understand yung programming na ginawa natin sa assembly, which is assembler. Si assembler, siya yung magko-convert niya to zeros and one doon sa program natin. Nakuha. Kumbaga, hindi rekta na makapagpo-program ka. May dadaan ng kang converter, which is that converts your assembly language to a machine language. For assembly, you need an assembler in order for your machine to understand your programming. Now, for high-level language, hindi rektang naiintindihan ng computer yan. Hindi yan rekta. Meron yan, kung ang assembly may assembler, ang high-level language, may dalawa siyang pwedeng pamalian that can translate to zeros and one, to machine language. Ano yon? So, first one is compiler. And the second one is the interpreter. Compiler translate all the programs, high-level instructions before running the program. So, si compiler ang nagko-convert to zeros and one. So, nagawa ka ng program using high-level language. Nagawa ka ng program using high-level language. Yung high-level language program mo, hindi pa gagawin ni computer yan. Bakit? Kasi hindi pa niya naintindihan. Hindi pa yan zeros and one eh. Ano kailangan mo? You need a compiler to translate to zeros and one yung program na ginawa mo sa high-level language. Okay? That is a compiler. Iko-convert niya to machine language. Meron pang isang procedure, which is to use a interpreter. Pag interpreter naman, ang ginagamit ng high-level language mo, si interpreter, tina-translate lang niya. Okay? Tina-translate. Hindi niya kino-compile. Translate. Kumbaga, meron ka lang translator. Sinasabihan mo lang yung computer na ito gagawin mo. So, si translator, parang kanina, doon sa example natin, si Adrian, nagsabi ng Japanese word, hindi naintindihan ni Escal. So, para maintindihan ni Escal, kailangan gumamit siya ng translator. So, yung translator niya, si Roman. Sabi niya ni Roman, ang sinabi sa iyo ni Adrian is stop. Naintindihan ni Escal. Ang interpreter, ganun siya mag-work. May translation nangyayari. Pero hindi niya kinukonvert to zeros and one. Translation ang nangyayari. Sino lang ang nagko-convert? Compiler.
Si compiler lang ang nagko-convert to zeros and one katulad ni assembler. So from high level language, pag compiler ang ginamit mo, mako-convert siya sa zeros and one. Pag interpreter, gumagamit lang siya ng isang program, tina-translate lang niya yung ibig sabihin nung high level, ita-translate nung interpreter tsaka pa lang maiintindihan nung machine language. Nakuha yung difference nung dalawa? Kasi you should know the difference between compiler and interpreter. Now, si JavaScript is just an interpreter. High level siya pero interpreter ang ginagamit niya. Hindi siya compiled. Hindi siya gumagamit ng compiler. Si C++, compiled siya. Tina-translate niya yung high level language mo na ginawa mong program, kino-convert niya to zeros and one. Okay? Kaya mas madaling maintindihan ng computer. Si JavaScript, meron lang program na nag-i-interpret at sinasabihan lang niya yung computer na ito gagawin mo. Hindi direktang naiintindihan ni computer ang ginawa mo. May translator. While pag si compiler, automatic kino-convert niya to zeros and one. Nakuha ba yung difference between the two? Kuha? Kasi you should know. As a programmer, you should know the difference between the two. Okay? Gino Andre, can you now differentiate interpreter to a compiler? Gino Andre Evangelista, are you there? Can you now differentiate? Kaya mo nang, ang compiler sir ganito, ang interpreter sir ganito. Ano? Sagot? Big one. Oh. Okay. So, anyone here that can differentiate? Sige, Miko. Compiler, sir. Ano po? Tina-translate niya yung program. Ay, tama yes, naman. Program, tama. Sa mechanical language. Ay, machine language. Yung Which is? Zero to one. Okay. Tapos yung interpreter po, tina-translate niya lang po yung code pero hindi po naiintindihan nung computer. Tapos parang inuutusan lang po siya kung ano yung gagawin. Sino nag-uutos sa kanya? Yung interpreter po. Yes, the interpreter. Very good. Ganun lang siya kasimple. That is in high-level language. Pero pag assembly ang pinag-uusapan natin, assembly language, hindi compiler at hindi interpreter ang ginagamit natin. That is, ang ginagamit natin, sige, tanungin ko naman si Adrian. Ano ginagamit natin, Adrian, pag assembly language? Assembler po. Okay, very good. Now, sa pag-create ng program, there are two ways na para mag-create ka ng program. Meron tinatawag na procedure-oriented program and the other one is object-oriented program. Pag sinabing procedure-oriented program, the programmer concentrate on a major task that the program needs to perform. Or ito yung tinatawag na pinaka-top-down approach or sequential approach. Kumbaga, gagawa ka ng isang code, then ang tinatarget mo is para magawa yung task isa-isa. Ina-accomplish mo siya isa-isa. Step by step ang pag-accomplish mo ng solution. While pag sinabi mong oriented, object-oriented program, it requires a programmer to focus on an object that programs can be used to accomplish its goal. Kumbaga, by module mo siya iisipin. So, ito munang part na to, itong kunyari, imagine you have a bicycle. Okay? So, kung mag-create ka ng bicycle, kung naka-object-oriented ka, pwede mong unahin yung gulong sa likuran or yung gulong sa harapan. So, kung object-oriented ka, ang thinking mo, unahin ko na muna yung gulong sa harapan. Kasi mas mahirap yung gulong sa likuran. Correct? Now, once nagawa mo na yung gulong sa harapan, meron ka na doon, madali nang gawin yung gulong sa likuran. Bakit? Kasi may additional ka na lang na idadagdag. Kasi nagawa mo na eh. So, in object-oriented program, ganun ang pag-create per object. While,
pag sinabi mong procedural, ang sasabihin mo, magsimula muna tayo sa manibela, then pababa hanggang papunta dun sa likod. Step by step ang pag-create mo ng program. Sequential siya. Okay? Pero sa object-oriented, naisip mo, doon muna ako sa upuan. Doon muna ako sa ano. Pwede siyang hiwa-hiwalay. Kung alin ang pinakamas importante sa tingin mo na una mo i-develop. Pero pag procedural, ibig sabihin, kailangan magsimula ka kagad sa step one. Okay? Ganun ang pagkakaiba nila. Pero later on, you will understand the difference between procedural and object-oriented program. Okay? So, yun lang yung pagkakaiba nila. Later on, bubukas pa yan. Marami pa yung ano. Now, si JavaScript, if you're familiar with JavaScript, si JavaScript nyo is object-oriented program na siya. Okay? Kaya, makikita mo na medyo masarap na siya i-program. Marami na siyang pwedeng gawin. While si C, C is procedural pa siya. Procedure-oriented pa siya. Pero si C++, object-oriented na siya. Okay? So, those are the things na iyon muna gusto ko i-discuss sa inyo. Okay? So, any question regarding the discussion? Sir, paulit po nung ano, sir, nung ano po, yung compiler tsaka yung ano, interpreter, sir. Okay, sino nagtatanong? Ako po, Roman po, sir. Si Roman. Okay, compiler and interpreter. Okay, halos parehas lang sila ng function. Nagtatranslate lang sila. Pero ang difference lang nila, si compiler, yung kinukonvert niya yung program, diretso na sa machine language. Si interpreter, walang conversion na nangyayari to machine language. Ang nangyayari, si interpreter, siya lang yung nag-i-interpret doon sa ginawa mong program, kinakausap niya yung machine. Siya yung nag-i-interpret na, hoy, ito gagawin mo. Merong isang application na siya ang nagbibigay ng instruction sa machine mo. That application is what we call the interpreter. Hindi rectang zeros and one kino-convert yung program mo. While ang compiler, rekta na kino-convert niya to zeros and one. Kasi pag na-convert niya na, hindi mo na kailangan ng compiler kasi converted na. While si interpreter, pag every time na nirarun mo yung program mo, you need an interpreter. Kaya ngayon, siya yung nag-co-convert lahat ng mga instruction mo na gawa sa high level, siya yung nag-co-convert nun, siya yung nagta-translate nun doon sa machine. Parang kanina, si Adrian nagsabi ng word, hindi naintindihan ni Escal. Si Escal is the machine. Hindi niya maintindihan. So we need a interpreter, si Roman. In-interpret ni Roman yung sinabi. So every time na merong instruction si Adrian, kailangan dumaan kay Roman. That is interpreter. Compiler, i-compile niya na. So sinabi ni Adrian, rekta na kagad na i-convert niya to a machine language in Tagalog or in English wherein the computer can understand. Rekta na kagad siya. Pag interpreter, laging may tao in between or merong application in between para maintindihan ng computer. So, any more questions? Maliwanag ba, Roman? Opo, sir. Opo. Okay. Anyway, naka-record tayo. I think naka-record tayo. So, kung merong hindi clear dito, ulit-ulitin na lang yung video. Kaya nga nirecord ko para medyo hindi nakuha, i-watch na lang ulit yung video. Okay? So, wala nang questions? Si Escal, nasisiraan na, nagdo-drawing na, nagtuturo-turo na. Yan yung sinyalis na programming ang kinuha mo. Yung nagsusulat-sulat ka na sa hangin, yung gaganon-ganon ka na. Yan yung mga sinyalis na ang kinuha mo. Mababaliwan na. Oo, yung gaganon-ganon. Yan, tapos bisang gaganyan-ganyan pa yan. Yan, programming course ang kinuha mo. Nasa programming, ikot, sure yun. Ikot yung buhok. Hindi naman yung ganon. Yung tuturo-turo lang sa kawalan. Ayan, programming. Iniisip niya kung paano yung nangyayari. Normal yan. Pag nakita niyo yung mga estudyante ko second year, pag nag-iisip yan, tingnan mo yung daliri. Tingnan niyo yung kamay. Ganun, galaw na galaw. Okay? Now, gusto ko ba sanang mag-discuss ng binary?
Kaso, mukhang na-drain ko na si Escal. Mukhang na rin na-drain ko na rin si John Paul. Mukhang na-drain ko na rin si Gino. Marami na ako na-drain. Ang hindi ko na lang na-de-drain, si Miko. Okay? Si Harold kasi panay kain eh. Kaya medyo malakas eh. Saka si Roman, medyo energetic pa. So, gusto ko na nang mag-discuss pa. Kaso baka tumulo na sa kabilang tenga. Eh, may mga... Mag-aaral na tayo ng zeros and one eh. Binary yan eh. Zeros and one. Tuturuan ko kayo mag zeros and one. Kung paano intindihin yung kalagayan ng computer. Kung paano siya bigay ng instructions. Kung paano siya nagko-convert. Pero for now, hold muna tayo doon. Siguro next session na lang. Kasi na-drain ko yung isa dyan. Na-drain ko si Escal. Parang hindi niya naintindihan na yung sinasabi ko sa dami kong paliwanag. Okay. So, Escal, I advise you to watch again this video para medyo mali. Okay. Answer nyo na lang yung quiz na ginawa ko. Okay? Nado sa LMS. Pakisagutan na lang. Then, we will continue next meeting. Okay? Next meeting na tayo. Okay? So, that's for today. Bye, thank guys. Thank you po. Okay, bye. Bye po, sir. Thank recording, you po. Ipopost ko na lang. Ipopost thank you po, sir. Bye, okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye.